No, magandang gabi po sa lahat. Welcome po ulit tayo sa ating Mysteries of History and Prophecy Seminar. Now, pang ilang gabi na po ito? Pangatlo. Thank you so much po for continually attending our seminar. Pero bago tayo magsimula, magpa-quiz muna tayo. Tingnan natin kung sino yung naka-intindi sa ating lessons last night. Ready na ba kayo? Okay. So, babasahin ko po dito yung question. Number one. Tama. O, meron ba quiz card lahat? Okay. Tama o mali? Nasa 40 katao ang sumulat sa Biblia sa loob ng 1,600 years. Nasa 40 ka mga tao ang sumulat sa Biblia sa loob ng 1,600 years. Number two, tanong, ilan sa mga kasulatan ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Ilan sa mga kasulatan ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Old Testament lang ba? New Testament lang ba? Lahat? Or may parte lang? Number three, tama o mali? Ang archaeology ay nagpapatunay na ang nakasulat sa Biblia ay tunay. Tama o mali, ang archaeology ay nagpapatunay na ang nakasulat sa Biblia ay tunay. Number four, tama o mali. Nahulaan insakto ng Biblia ang mga pangyayari sa Biblia. Number four, nahulaan insakto ng Biblia o natupad ang mga pangyayari sa Biblia. And number five, ang Biblia ay nagpapakilala sa pagmamahal ng Diyos at ng kanyang pagnanais na mailigtas tayo sa kasalanan. Number five, ang Biblia ay nagpapakilala sa pagmamahal ng Diyos at ng kanyang pagnanais na mailigtas tayo sa kasalanan. Tapos na? Okay na? Okay, check your own papers. Number one, ano po yung sagot niyan? It's written by 40 authors within 1,600 years. Tama o mali? Sure? Ang sagot ay? Tama. Okay. Number two, ilan sa mga kasulatan ng Biblia ang kinasihan ng Diyos? Wow. Ang sagot ay lahat, buong kasulatan, or sige na lang, 66. Okay. Number three, anong sagot niyan? Tama. Tama. Number four? Tama. Number five? Tama. Tama. Sino naka-perfect? Wow! Mga volunteers, paki-collect po ng ating quiz cards. Lahat ng quiz cards, paki-collect po. No, kung sino po dito ang dumalo sa ating seminar na hindi pa naka-register, mag-register na po tayo para po makatanggap po tayo gabi-gabi ng ating libre na Bible lessons. At anunsyo ko po na kapag makaabot po tayo ng 15, ilang gabi po? 15 attendance, nightly attendance ay? Okay. Kapag makaabot po tayo ng 15 attendance ay makatatanggap po tayo nitong ating Prophecy Foundation DVD na merong 14 video presentations patungkol po sa prophecy. So, huwag po kayong mag-absent. Ilang gabi na lang yung kulang nyo kung wala pa kayo naka-absent. Ilang gabi na lang, 12 nights na lang at makakatanggap na kayo ng ating Prophecy Foundation DVD. Sa pagpasok nyo po dito sa ating venue, huwag nyo po kaligtaan na pumunta muna first sa registration table para ma-check po ang inyong attendance at saka para mabigyan po tayo ng ating free Bible lesson ngayong gabi. And our free Bible lesson is, Did God Create the Devil? Now, kung mapansin nyo po sa likuran ng ating Bible lesson, meron po yung quiz questions. Yung gagawin nyo dyan ay basahin nyo lang yung ating Bible lessons at sagutin nyo po yung mga questions dyan. Paano po ba yan sasagutin? So, for example po, di ba meron po mga numbers sa gilid. Yung numbers sa gilid po nag-indicate, ibig sabihin dito, 6, ibig sabihin, 6 din po yung tamang sagot niyan. So, yung i-check nyo po dyan ay 6. So, example na po niyan para po sa inyo. At kapag every night magsagot kayo or ipass nyo po yung
inyong Bible lesson sa ating registration, kompleto pong pag-pass, ay makatatanggap po tayo ng ating Amazingfacts Bible School Diploma. So, i-complete nyo po na sagutan yung ating paper at saka kinabukasan, i-pass nyo sa registration at kuha na naman kayo ng bagong handout. At kapag na-complete po yan, makakatanggap tayo ng diploma ng Amazingfacts Bible School. Okay, at saka kung meron kayong mga bata, 4:30 po yung kanilang program. At ngayon, magtatanong ako ulit. Sino po dito yung nagdala ng friend? Yung bagong dating po na friend, yung new friend. Ilan po yung nadala niyo po? Yung bago? Tatlo. Okay, sino pa po ang nakadala ng mahigit pa sa tatlo? Sino pa? Okay, wala na. Okay, wala na din akong ibang pagbibigyan. So, ito po yung ating health and peace na aklat. Learn how to enjoy living longer, find rest for your mind, and healing for the body. Sino po yung tatanggap nito? Okay, ano pong pangalan nyo? Kel. Okay, thank you, Kel. Magdala lang po kayo ng friend bukas at kapag kayo ang pinakamaraming nakadala ng friends ay makatatanggap tayo ng ating health and peace na aklat. So ano ba yung ating tatalakayin in the future? Bukas po, Monday night yung ating topic, The Omega Mystery Revelation Secret to Personal Power. Gusto nyo ba magkaroon ng kapangyarihan? Kapangyarihan para ma-overcome po ang ating mga bad habits sa buhay? So huwag po kayong mag-absent. That is Monday night. At sa Martes, Tuesday night, yung ating topic ay the UFOs, the occult, and Christ coming. Nakakita na ba kayo ng UFO? Pag-aralan po natin yan kung totoo ba talaga ang UFO. At sa Wednesday night po yung ating topic ay the Antichrist cover-up. Sino po sa inyo dito yung familiar sa word na Antichrist? Okay, tingnan po natin sa Wednesday, yung patungkol sa Antichrist cover-up na yan. Kasi meron pong malaking pagtatakip patungkol sa Antikristo para hindi natin malaman na siya na pala ang Antikristo. Kaya huwag po kayong mag-absent sa ating nightly seminar. Sa pagsisimula po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating panalangin. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po. Dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw po ay nagpapatnubay sa amin gabi-gabi sa aming seminar. Panginoon, magsisimula naman po kami. Inaanyahan po namin iyong presensya at iyong pong banal na espiritu na siya pong mag-inspire po sa amin. At nawa po, Panginoon, na bigyan niyo po ng kapangyarihan at otoridad ang iyong salita. Ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Ang ating topic ngayong gabi ay Revelation's Mother of All Battles. Handa na ba kayo? Okay, handa na ba yung inyong mga paper for take notes? So meron pong linya dito na nagsasabi, a long time ago, in a galaxy far, far away, sino po dito yung familiar sa linyang yan? Alam niyo po ba na yung linya yan, ayan po yung introduction line ng movie na Star Wars? Yan po yung kanilang official slogan ng Star Wars. At yung linya na yan, ay tumpak po yan na introduction ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Kasi yung ating pag-aaralan ay galing din sa a galaxy that is far, far away. At yung ating pag-aaralan ay yung ina ng lahat ng mga Star Wars. Alam niyo ba kung saan nangyari ang pinakaunang Star Wars? At yung ating pag-aaralan ngayon, kasi yung Star Wars, hindi po siya totoo. Isa po itong fiction, ang Star Wars. Pero yung ating pag-aaralan ngayon ay yung totoo, yung ina ng lahat ng Star Wars. Ina ng lahat ng pagbabaka sa Apokalipsis. Now, maglakbay po tayo sa ating imagination. Maraming libo na ang nakalipas doon po sa sentro ng kalawakan sa universe, doon po sa trono ng Diyos. At kung meron po kayong Bible, actually pwede po kayong magdala ng Bible para sabay-sabay po tayo na mag-aral ng Biblia. So buksan ko po yung Bible dito sa Revelation 12, 7 to 9. O
or apokalipsis po. Apokalipsis or revelation in English. Sinasabi po dito, Revelation 12:7-9, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Saan po ang pagbabaka sa? Sa langit. Ang pinagmulan pala ng lahat ng pagtunggalian or pagbabaka ay sa langit. Now, akala ko ba ang langit ay perpekto at mapayapa? Bakit ba doon pa nagsimula ang war? At dahil meron pong pagbabaka sa langit, meron din pong pakikipabaka dito sa lupa. Now, babasahin ko po. Continue. At ang kanyang mga anghel, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya ay inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. No, atin pong nalaman dito na may nagmula po yung origin po ng war at tunggalian ay doon po sa langit. At dahil may pakikipabaka sa langit, ngayon ay may pagbabaka sa lupa or tunggalian. Pero yung tanong dyan, paano ba nakapunta sa langit ang Diablo at ang kanyang mga anghel? Marami po tayong questions ngayong gabi. Or baka gumawa ang Diyos ng Diablo? Saan ba nanggaling ang Diablo or ang devil? Another question is na ating sasagutin ngayong gabi, ginawa ba ng Diyos ang Diablo? Bakit hindi agad o hindi pa winasak ng Diyos ang Diablo at ang kanyang mga anghel? Bakit pilihin tulutan pa niya na mabuhay siya? Okay? Another question, bakit pumunta ang Diablo dito sa ating mundo? At another question, bakit labis ang pagdurusa dito sa ating mundo? Daman niyo ba yun? Yes. At another question, kung napakabuti ng Diyos, bakit ang ating mundo ay napakasama? Bakit maraming inosenteng mga tao ang namamatay sa mga baha, sa mga anong tawag, sa typhoon, sa kahit anong mga disasters? Bakit namamatay sila? Yung ating tanong ngayon, bakit merong mabuti at masama? Bakit ba na kung merong pagkagalak or kasayahan, bakit meron ding kapanglawan? Kung bakit po may kaligayahan, bakit may kasakit? Kung may kasaganaan, bakit meron ding gutom? At kung merong buhay, bakit po meron ding kamatayan? Alam niyo po ba kung tatanungin niyo ang siyensya niyan, hindi po sila makakasagot niyan. Pero ang Biblia lang po ang makakasagot sa mga katanungan niyan. Sa mga katanungan yan. Ang Biblia po nagpakita kapag ating pinag-aralan ito na ang Diyos po, siya po yung author or may akda ng pagmamahal at biyaya. At sinasabi din ng Biblia na si Satanas, siya po yung author or siya po yung may akda ng puot at pagdurusa dito po sa ating mundo. At alam ko po na daman natin na meron pong dalawang puwersa dito sa ating mundo. Ano po yun? Ang Diyos at ang Diablo. Masama at mabuti. At ang Diyos, gusto ng Diyos na tayo ay maging masaya sa ating pamumuhay. Pero gusto ng Diablo na tayo ay maging malungkot, magdusa. Kaya yung malaking question po ngayong gabi, sino po ang responsable sa lahat ng kasakitan at kasamaan dito sa ating mundo? Sino po ang responsable sa lahat? Sasabihin ko po ngayong gabi na hindi po ang Diyos ang responsable sa lahat ng kasamaan dito sa mundo. Kasi minsan sinisisi natin ang Diyos na, Lord, bakit ganito? Bakit ginawa mo ito sa aking buhay? Sasabihin ko po na hindi po ang Diyos yung dahilan yan. Yan po, yung lahat ng ating dinaranas ngayon ay resulta po yan ng gawa ng Diablo. Kasi resulta yan ng kasalanan na sinimulan ng Diablo. At sabi pa nga ng Biblia, sa Jeremiah 31 verse 3 patungkol sa Diyos na pagmamahal. Basahin po natin. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig po yung binibigay ng Panginoon sa atin? Walang hanggang pag-ibig. Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob kasi ang Panginoon po ay mapagmahal. Kaya, nang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa,
naglikha po ang Diyos ng perpektong mundo. Yung mundo na walang pasakit, walang problema, walang stress, walang sakuna, dahil gusto niya na masaya tayo. Kaya lang, anong nangyari? Nang napunta si Satanas dito po sa ating mundo, nagdala po siya ng lahat ng problema at ang lahat ng pagdurusa ay resulta ng kanyang kasalanan na sinimulan, mapadirekta man o hindi. Pero minsan, marahil napaisip tayo na kapag, especially kapag meron tayong mga problema, iniisip natin, hala, baka galit siguro ang Diyos sa akin, kaya ako nagdurusa. Kaibigan, wag na wag po natin sisihin ang Diyos kasi hindi yan kalooban ng Diyos na magdusa tayo. Or, hindi yan kagagawan ng Diyos, kundi yan po ay kagagawan ni Satanas. Si Satanas ang responsable sa lahat, siya po ang nagdala ng kasalanan dito sa ating mundo, at yung lahat po na ating pagdurusa ngayon ay resulta po yan ng kanyang kasalanan na sinimulan. Sinasabi nga sa Bible, inherent tulad po siya, sa 1 Peter 5 verse 8, sinasabi po dito, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So inihalin tulad po siya sa isang leon na nag-aantay lang kung sino yung maatake niya. Kaya ano po yung ating gagawin para ma-protect po tayo sa kanyang mga temptation, sa kanyang maatake? Sabi po dyan na, mapagpigil at mapagpuyat. Ano pong ibig sabihin ng mapagpuyat? Ibig sabihin po ng magtalaga tayo ng oras para po sa pagbabasa ng Biblia. Magpuyat po tayo sa pagbabasa ng Biblia. So, grabe po yung word na ginamit sa Tagalog, no? Kasi, ang Diablo, naghihintay lang siya na mapalayo ka sa Diyos. At kapag mapalayo po tayo sa Diyos, of course, wala na tayong protection doon at handa na tayong lamunin niya. So, kaibigan, yung tanong na naman dito, saan nanggaling ang Diablo? Bakit siya hinayaan ng Diyos na makapunta sa ating planeta? Luke 10:18. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa? Saan galing si Satanas? Sa langit. Kasi mayroong ibang tao, akala nila si Satanas ay galing sa ilalim ng lupa. Pero galing pala sa langit si Satanas. At anong ginagawa niya doon? Actually, siguro alam niyo na, pero bago pa man si Satanas naging Satanas, yung pangalan niya ay si? Very good. Lucifer, ang ibig sabihin po ng word na Lucifer ay light bearer. Ibig sabihin siya po yung taga-dala ng liwanag. Pero ngayon, hindi na siya taga-dala ng liwanag kasi dilim na yung kanyang dala. At sinabi niya sa Ezekiel 28, dyan, sa Ezekiel 28, 12 to 15, anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro. So, inahalin tulad po siya sa hari sa Tiro. At sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na napuno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. So, si Lucifer po, siya ay wise, napakatalino niya at sakdal sa kagandahan or perfect in beauty. Oh. Sa pagpatuloy, ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan, lahat po ng gems, kumikislap-kislap pa. At to continue, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, na ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpanhikma naog sa gitna ng mga batong mahalaga. So yun po yung description ni Lucifer. At last, sabi dito ng Bible, siya daw, si Lucifer, ay sakdal sa iyong mga lakad. Ano po ibig sabihin ng sakdal? Perfect. Perfecto po si Lucifer. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ika'y lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. So, dito mga kaibigan, ang tanong, gumawa ba ang Diyos ng Diablo? Yes or no? Oo or hindi? No. Hindi. Dahil gumawa ang Diyos ng ano? Sakdal na anghel, perpekto na anghel. Pero, anong nangyari sa kanya? Bakit nagkaganon? Di ba perpekto siya? Anong nangyari sa kanya? Tandaan natin mga kaibigan, na binigyan ng Diyos ang mga anghel ng kalayaan sa pagpili or the freedom of choice. Kasi ayaw ng Diyos na
na ayaw ng Diyos ng robot na parang i-program niya yung mga anghel na sundin siya. Nag-guess po natin? Gusto ng Diyos na sila yung pumili na mahalin nila ang Diyos. Dahil kung walang kalayaan sa pagpili, para tayong robot nun, di ba? Now, illustration. For example, gumawa ako ng isang, kasi wala akong, for example, gumawa ako ng robot. Pinangalanan ko siya na si Roby. Okay, itong si Roby, itutunay ko siya na ano, parang aking kapatid or na lalaki si Roby. Halimbawa, gumawa ako ng robot, ang pangalan niya ay si Roby. Tapos, i-program ko siya na, okay, dapat si Roby magsaing every breakfast. Dapat si Roby ay maglinis sa bahay. At dapat si Roby ay dapat magsasabi siya sa akin na, ate, I love you. So, yun na, na-program ko na si Roby. At pag turn on ko ni Roby, of course, pagka-morning, nagsaing siya. At saka naglinis siya ng bahay. Pagkatapos, pagkagabi, sinabihin ako ni Roby na, ate, I love you, ate. Ang tanong dyan, totoo ba yung sinabi niya na I love you? Bakit? Kasi siya ay? Kasi robot siya, pinogram lang na magsabi siya ng ganun. At dito mga kaibigan, kung wala tayong kakayahan na piliin ang mali, walang tunay na kalayaan sa pagpili. So, kailangan meron tayong kalayaan sa pagpili kasi walang tunay na pagmamahal kung walang kalayaan sa pagpili. Kasi yun ay pinipilit. Kaya lang, ang problema ni Lucifer dito ay pinili niya na saktan niya ang Diyos. Nais ng Diyos na ang mga anghel ay magsilbihan at sumunod sa kanya sa kanilang sariling malayang pagpipili. Hindi na, okay, dapat i-program ko yung anghel na sundin ako. Hindi yan gusto ng Diyos. Kasi mapagmahal ang Diyos, gusto niya na merong malayang pagpipili ang kanyang mga anghel. Yun, malayang pagpipili dahil mahal nila sila. Pero si Lucifer ay pinili ng sakdal na anghel na si Lucifer na saktan ang Diyos. At yun yung nangyari sa kanya. Pero gumawa ba ang Diyos ng Diablo? Hindi. Gumawa siya ng sakdal na anghel na may kalayang pagpili na siya ay pumili na saktan ang Diyos. Another illustration para maintindihan po natin. Ano po ito? Yan ay coconut tree. Now, mabuti ba yung coconut tree? Yes, marami po siyang kagamitan. Ano ba yung kagamitan niya? Mula sa leaves niya hanggang sa roots, magagamit talaga. Pero alam nyo ba na nakakasama din ang puno na yan? Bakit? Kasi, pamilyar ba kayo sa inumin na tuba? Di ba nakakalasing yun? Pero kalooban ba ng Diyos na malasing tayo? Dahilan sa coconut? Hindi. Ginawa ba ng Diyos ang coconut para malasing tayo? Hindi. Tayo lang pumili ng gumawa ng tuba para malasing ang tao. So, yun din po yung illustration yan. Si Lucifer, sakdal siya. At sinabi po dito na walang impluwensya sa labas na nagpasama kay Lucifer. Baka naman merong nagsabi sa, na friend sa kanya doon na, ganito ka. Sabi po dito na wala po. Ni walang panloob na depekto sa kanya kasi perfect siya. At walang dahilan ni rason upang mag-rebuild this Lucifer sa Diyos kasi lahat perfect po doon sa langit. Pero ang malaking tanong na naman dito, bakit nag-rebuild this Lucifer? Bakit kaya? Ano ang dahilan sa kanyang pagre-rebelde? Pasagutin natin ang Biblia, Ezekiel 28:17, ang iyong puso ay nagbataas. Dahil sa iyong kagandahan, delikado din pala kapag maganda ka or gwapo, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaniningan. At anong tawag po dyan sa English yung nagmataas ka na? Anong tawag nun? Pride or being proud. So dito po, mga hakbang ni Lucifer sa kanyang paggawa sa first is merong kapalaluhan or pride. At dahil meron siyang pride sa kanyang sarili, naging makasarili na din siya. And of course, kapag makasarili ka, naging jealous ka na sa ibang tao or panibugho. At dahil meron ka ng panibugho, nagkaroon ka ng inggit. At dahil meron kang inggit, nagkaroon ka ng puot sa iyong puso. At dahil dyan, nagkaroon ka ng rebellion sa iyong isipan. At dahil merong rebellion, of course, merong pagbabaka or meron ng tunggalian or nabanan. Pero anong yung root sa lahat? Yung pride. Okay.
Delikado din pala yung pride, mga kaibigan. Isaiah 14, 12 to 14. Ito pa din yung description kay Lucifer. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mabansa at, let's notice this one, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas na mabituin ng Diyos at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. At ano pa? Ako'y sasampa sa itaas na makaitaasan ng mga alapaap. Ako'y maging gaya ng kataas-taasan. So, ano po yung problema ni Lucifer? Palagi siyang, ako, lagi na lang ako. Selfish, naging selfish po si Lucifer. At dahil dyan, dahil makasarili siya, siya po yung naging tagapanira doon sa langit. Siya yung nagbibigay ng doubt sa mga anghel. Alam mo ba na hindi natin kailangan ng Ten Commandments, hindi natin kailangan ng mga utos ng Diyos kasi perfecto na tayo, perfecto na yung langit. Nagbibigay po siya ng duda, kadudahan patungkol po sa Panginoon. Kaya, ayaw po ng Panginoon na ma-influensyahan lahat ng mga anghel na doon sa langit. Kaya mapipilitan talaga ang Diyos na ihulog siya. Kagaya po ng isang mangga. Kapag may isa dyan na bulok, anong mangyayari sa lahat? Madadamay, mabubulok din. At yan yun yung magiging effect ni Lucifer doon po sa mga anghel. Kaya, kailangan siyang palabasin doon sa langit. Mga kaibigan, tandaan natin na tayo din ay binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan sa pagpili. At saka, pwede nating piliin na mahalin ang Diyos, pwede din natin piliin na saktan ang Diyos. Ano kayo yung pinipili natin everyday? Na mga kaibigan, ang rebellion sa langit, dahil merong rebellion sa langit, pagbabaka, sasabi po dyan sa Revelation 12, 7-9, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo ni nasumpungan paman ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas ng tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya inihagis saan po? Sa lupa. At ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Tanong, bakit hindi agad or hindi pa winasak ng Diyos ang Diablo at ang kanyang mga anghel? Bakit pa hinayaan pa niya na mabuhay si Satanas dito at saka siya yung magdulot ng mga sufferings natin? Bakit dito pa sa ating mundo? Sasagutin po tayo ng Biblia sa 1 Corinthians 4 verse 9. Sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. So tayo po dito sa mundo, ginawa po tayong panoorin or teatro. Tayo ay tinitingnan ng universo or yung kalawakan kung ano ba yung ating gagawin. To continue, Naalala po natin na ang Diyos, ginawa niya po yung mundo natin na perfect. Perfect lahat. At nang nakita ng Diablo na, oy, merong bagong mundo ang ginawa ang Panginoon. At nakita niya na dalawang tao lang yung nandoon. Sino po yun? Si Adam at saka si Eve. Okay. At napaisip ang Diablo, kung matukso ko ito si Adam at saka si Eve, mapapasa akin na yung planet Earth. So, yung ginawa niya po dyan, sinasabi dyan sa Revelation 12 verse 12, kaya't mga gala kayo o mga langit at kayo'y nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya sa nakaunting panahon na lang mayroon siya. So, gumawa po ng something ang Diablo na yung kasalanan po ay pumasok sa ating mundo at atin po yung tingnan ngayong gabi. Now, tandaan natin na meron din, pinagkalooban din ng Diyos si Adam at saka si Eve ng kalayaan sa pagpili. At walang totoong pagmamahal kung walang kalayaan sa pagpili. For example, kunyari, sino po yung mga binata dito? Ipagpalagay natin na merong matandang babae na pipilitin ka nga, pakasalan mo ako, kundi sabog ka.
Ano po yung gagawin nyo? Mamahalin nyo ba siya? Hindi. Kasi nga, ang pagmamahal po ay hindi sapilitan. At para may totoong freedom of choice, dapat meron tayong choices. Di ba po? Amen. Kung meron pong, kasi ang pagmamahal ay hindi sapilitan. At para po may totoong freedom of choice, kailangan meron tayong mga choices. At tingnan po natin kung ano ba yung binigay na choices ng Panginoon kay Adam at Eve, kasi nga mahal niya silang dalawa. Genesis 2:16 and 17. Okay. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. So yun, binigyan sila ng Panginoon ng choices. Kasi para magkaroon ng totoong freedom of choice, kailangan merong choices or pagpipilian. Next, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na iyon ay walang pagsalang na mamamatay ka. So nakita po natin dito yung dalawang choices. Yung unang choice nila ay sumunod sila sa Panginoon, huwag silang pumunta doon sa halamanan, or kanila ba yung or huwag silang pumunta doon sa yung kahoy sa mabuti at masama, or kanila bang susundin ang Panginoon. At diyan po makikita natin yung dalawang contrast dito sa ating mundo. Yung mabuti at masama, may pagkagalak, kapanglawan, kaligayahan, kasakit, kasaganaan, kagutom, buhay, at kamatayan. At again po, ang siyensya ay hindi po sila maka-explain kung bakit meron pong ganyang kontrast sa ating mundo ngayon, pero ang Biblia lamang ang makakasagot niyan. So dito po, ang kahoy ng kaalaman sa mabuti at masama, or the tree of knowledge of good and evil, ay siyang naging pinto para sa diablo na makapunta sa mundo. So yung pagsumuko po nila dyan na huwag lang silang kumain ng isang puno na yon. Pero yung tanong, mahirap ba yung pagsubok nila ni Adam at saka ni Eve? Sa dinami-daming mga puno doon sa Eden, mahirap ba yung pagsubok nila na huwag kainin yung kahoy na ito? Mahirap ba or hindi? Hindi. Ang dami-daming puno doon. Sa kadami-daming puno doon, isa lang yung dapat nilang iwasan. Pero minsan talaga, doon pa tayo natitisod sa mga maliliit na bagay. Tama po ba? Oo. Yes. At yun nga yung nangyari kay Eva. Si Eva, ang ina ng sangkatauhan. Ito po yung sad, pinakasad na story sa lahat kasi basahin ko po sa Bible. Okay, Genesis 3:1-5. Genesis 3:1-5, sinasabi po doon, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? So si Eva po, nagpasyal-pasyal po siya doon sa halamanan at nandoon lang pala naghihintay ang Diablo. Now, alam kaya ni Eva kung sino yung nagsasalita? Alam kaya ni Eva na yung Diablo yung nagsasalita doon? Hindi. Kaya kung alam niya, tumakbo na siya palayo, di ba po? Verse 2, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niya o ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, so nagtapon siya ng pagduda sa Panginoon, tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain ni Yaon ay madidilat ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. So sinabi ni ng Satanas na kayo ay magiging parang Diyos at parang naakit naman doon si Eve, para pala magiging Diyos pala ako kapag kakain ako nito? Tingnan po natin. So yun po yung nangyari, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Okay, ilagay ko muna. Yan. So yun po yung nangyari kay Eva. At sa Genesis 3 verse 6 ay ating mababasa doon na
kumuha ng, hindi po yan mansanas ha, prutas, si Eva at dun po siya nakakain at dun po nagsimula sa pagpasok ng kasalanan kasi nga sila ay, kanilang sinuway ang utos ng Panginoon at nag-bring home pa si Eve at saka nadamay si Adam. At dahil dyan, ginawa ni Adan at ni Eva ang pinakamalaking pagkakamali, ang pagsuway sa Panginoon. At dahil dyan, binuksan ni Adan at ni Eva ang pinto sa Diablo, kaya't siya'y nakapasok at nagkalap ng kalungkutan, paghihirap at kamatayan. And that's the saddest story of all times. At dahil dyan, naka-experience po sila ng guilt sa kanilang sarili na meron talaga silang nagawa na kamalian. At pinalabas sila sa garden para hindi na sila makakain sa the tree of life, para hindi po sila maging immortal na makasalanan. At nung time na yun, pumasok na po sa ating mundo ang guilt, ang kalungkutan, ang pagdurusa at kamatayan. At nang time na yun, inangkin ng Diablo ang mundo, ang planet Earth. Pero yung tanong, sino po ang makakaligtas sa atin, sa ating mundo, mula sa Diablo? Wala na pong iba, mga kaibigan. Sa Matthew 1:21, sinasabi po dyan, ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino po yung magliligtas sa atin? Si Jesus. Kaya sinasabi dyan, sa John 3:16, okay, charge muna natin. Okay, sinasabi po dyan sa John 3:16, gayon, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus sa krus, ito po ang nagbigay ng daan para makatakas po tayo sa Diablo. Kasi po, kung wala po si Jesus, no choice po tayo. Tayo po ay nakadestino na mamatay sa kasalanan. Pero dahil namatay po si Jesus, nabigyan po ulit tayo ng pagpipilian at yan po ay ang pagpili na tanggapin siya sa ating buhay. So meron na po tayong choice. So sino po yung ating pipiliin, mga kaibigan? Now let's go back sa question natin dito na sino nga po yung responsable sa lahat ng kasakit or sa lahat ng pagdurusa na ating gin-experience ngayon? Sino nga po yung responsable? Si Satan. At siya po yung nag-introduce sa lahat ng kasamaan dito po sa ating mundo. Tinatawag po siya sa Bible na the great or the old serpent called the devil. Pero, meron po akong good news sa inyo. Kasi nga, balang araw, mga kaibigan, si Satanas ay paparusahan ng Diyos doon sa impyerno. At ang impyerno po ay inihanda para sa kanya. At yung impyerno po, ayun po yung ating isang future topic. Kaya huwag po tayong mag-absent. Siya po ay paparusahan ng Diyos sa impyerno. Pero bakit hinayaan ng Diyos ang kalungkutan at paghihirap? Alam po natin na hindi siya yung dahilan, pero bakit hinayaan niya? First reason is, unang para upang makita ang ating karakter. Kasi, illustration po niyan, ano pong lalabas sa ating bibig or ano po ba yung ipinakikita sa ating karakter kung meron pong problema sa ating bahay? Makikita po dyan kung sino po yung ating sunusunod, si Jesus ba or ang Diablo. For example po, sa dalawang bottles dito, meron akong ilalagay dyan. Yung isa, honey, at yung isa, vinegar. Pero ilalagay ko na label dyan ay honey, parehong honey. Now, kapag mabasag po yan, ano po yung lalabas na amoy? Yung lalabas na amoy ay yun pong kung ano ang nasa loob. Now, mga kaibigan, kung mababasag po tayo sa mga problema sa ating buhay, ano ba yung lalabas sa ating karakter?
Ito ba ay honey, sweet, or ito ba ay suka na napakasakit sa ilong? Ano kaya ang lalabas sa ating character kapag meron kang sitwasyon na hindi mo nagustuhan or mga pangyayari na hindi mo nagustuhan? Madali ka bang magalit or suka ba yung lumalabas sa ating bibig, sa ating character? Now, tayo po ay napakalayo sa character ni Jesus kasi nga, ano ba ang lumabas sa bibig ni Jesus nang siya'y dinuraan ng marami? Nang siya'y binugbog ng marami at nang siya'y ipinako sa krus, yung nasa bibig niya ay, Ama, patawarin niyo po sila dahil di nila alam yung kanilang ginagawa. Kaya mga kaibigan, kaninong character po yung ating sunusunod? Sino ba yung winner po sa ating buhay? Si Kristo ba o ang Diablo? Yan po pinahintulutan ng Diyos yung mga pagsubok sa ating buhay kasi para ma-reveal po yung character natin. At ikalawa, upang gawin po tayong dalisay or pure, to purify us. Now mga kaibigan, kagaya po ng gold, para ma-purify ang gold, kailangan po siyang ilagay sa maraming mga proseso at isa po yan yung paglagay sa hurnuhan para po maging pure ang gold. Sabi sa Isaiah 48:10, narito dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak, pinili kita sa horno ng kadalamhatian. So kagaya ng gold, nilalagay po tayo ng Diyos sa horno ng kadalamhatian kasi para po maging puro yung ating character upang gawin tayong dalisay. At kagaya ng isang bread, no? Ang bread, para magkaroon po ng isang masarap na tinapay, kailangan siyang ihalo, kailangan siyang suntukin yung bread, kailangan ipitin ang bread, kailangan siyang putulin before siya magiging masarap na tinapay. At kailangan pa siyang ilagay sa hurnuhan para siya ay maging masarap na tinapay. Pero kung makakasalita po yung bread, sasabihin ng bread na ayoko dito sa hurnuhan kasi ang init-init at saka tatalon siya. Magiging masarap na bread ba siya? Hindi. Kailangan niyang manatili doon sa ilalim ng hurnuhan para maging masarap siya na bread. Anyway, meron namang baker na nakatingin sa bread na kanyang binibake. So, kagaya din po yan ng Panginoon, siya po ay, He is looking unto us. At saka gusto ng Diyos na mahasa po tayo. At, yung mga problema po natin sa buhay at ay inihanda po tayo sa isang perpektong buhay na wala nang hanggan. At take note na wala pong makakapunta sa langit na hindi dumaan sa pagsubok sa buhay. Kasi para po ma-strengthen yung ating character. Number 3 po, rason upang palakasin ang ating pananampalataya at eksperyensya. Alam niyo po ba kung saan matatagpuan ang pinakamatibay na mga puno? Matatagpuan po siya sa tuktok ng mga bundok. Kasi nga, sila lang yung makakatayo sa malalakas na hangin. At yung matitibay na pananampalataya na Kristiyano ay yun po yung mga merong pagsubok. Sabi po dyan sa James 1:2-3, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan. Nagagalak ba tayo? Kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So dapat maging magalak tayo kapag meron tayong mga pagsubok kasi nga ito ay nabubunga ng pagtitiis or patience. Number 4 reason upang hayaan tayong mamili ng malaya. Bakit tayo pinahintulutan ng Diyos na mag-suffer or merong mga pagsubok sa buhay? Kasi nga meron tayong tinatawag na malayang pagpipili. So, kung kukunin ng Diyos yung lahat na pagsubok natin, parang wala din tayong freedom of choice. Kasi yung choice para gawin ng mali, part talaga yun ng choice. Pero kapag piliin natin kung ano yung mali, meron talaga yung consequence. Kagaya nyan, Galatians 6:7, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kung ang tao ay magsisigarilyo, sa buong buhay niya, ano yung kanyang aanihin? Lung cancer, very good. Pero gusto ba ng Diyos na magka-cancer siya? Hindi. Pero pinili niya na magka-cancer. Pero, kapag nandun na sa hospital, sino yung sinisisi ng tao? Lord, bakit ako nagka-cancer? Bakit mo hinagaan na mangyari ito sa akin? Kalooban ba ng Diyos na mangyari yun sa kanya? Hindi. Simple lang na inaani niya yung kanyang, kung ano yung kanyang ginson, mga kaibigan.
Pero alam nyo ba, marami talagang, maraming mga tao sa mundo na inosente na nagdurusa. Maraming mga inosente na nagdurusa, maraming inosente na naging parte ng makasamaan dito sa mundo. At isang inosente po na nagdurusa dito sa ating mundo ay wala na pong iba kundi si Jesus Christ. Inosente ba si Jesus Christ? Yes or no? May kasalanan ba siya? Wala, inosente si Jesus Christ. Pero nagdusa ba siya? Labis po yung kanyang pagdurusa. Dahil dyan, sa Kalbaryo nang namatay po siya dyan sa krus, sa Kalbaryo po ang pinakamalaking kapanalunan sa malaking kontrobersya between good and evil. At gagawin lahat ng Diyos, kahit mamatay man siya, si Jesus, para maligtas po tayong lahat. At dahil dyan, ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay upang bilhin ang ating kalayaan sa pagpili. Kasi, kung hindi namatay si Jesus, wala po tayong choice. We are destined to die. We are doomed to die. Pero, nang namatay si Jesus, meron na po tayong pagpipilian. Kaya, ano po yung pipiliin natin? Choose to have eternal life? Or, piliin natin na sundin po yung na i-refuse po natin yung eternal life or hindian po natin yung eternal life na gin-offer ng Panginoon. But through Christ's death, meron na po tayong pagpipilian. So review po natin yung mga dahilan kung bakit meron mga pagsubok sa buhay. First, para makita ang ating karakter upang maging dalisay tayo sa pagpalakas ng ating pananampalataya at eksperyensya at hayaan tayong mamili. Now, siguro iniisip natin na tayo lang yung naghihirap, pero ang Diyos, doon siya sa langit, hindi siya naghihirap. Now, nalungkot at naghihirap ba ang Diyos dahil sa kasalanan? Yes. Sabi dito, iilan lang ang nag-iisip sa paghihirap na idunulot ng kasalanan sa may likha. Ang ay isang paaninag sa ating kawalan ng pakiramdam sa sakit na sa simula pa ay dinala ng kasalanan sa puso ng Diyos. Alam niyo po ba, nang namatay si Jesus sa krus, yun po yung time na talagang masakit po para sa puso ng Ama kasi nga yung kanyang anak ay namatay. Pero, dahil dyan, dahil namatay po si Jesus para sa atin, kasi nga po ang bayad po ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi po natin kailangan mamatay kasi si Jesus na po yung namatay para sa atin. Kayong tanong dyan, nasaan ang Diyos sa ating paghihirap? Nasaan ba kaya ang Diyos sa ating paghihirap? Kinalimutan ba tayo ng Diyos? Isaiah 43:1-2, ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. O Jacob at ng anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa inyong pangalan, ikaw ay akin. Sabi ng Diyos ay, ikaw ay akin. At sabi pa niya dyan, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig ng mga problema, anong sabi niya? Ako'y sasa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, para bang apoy yung mga problema, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Sabi ng Diyos, ako ay sasa iyo. So sabi po diyan na, nasan ba ang Diyos sa ating paghihirap, mga kaibigan? Yung sagot ng Biblia ay, kasama natin. Palagi po siyang nasa ating side kung meron po tayong mga problema sa ating buhay. Lahat ng pagdurusa natin ay wala lang po yan. Ikumpara po sa pagdurusa ni Jesus sa krus. Now, mga kaibigan, siguro meron po sa inyo dito ang maraming problema sa buhay, yung pamilya ay magulo, meron pong nag-experience ito ng deep depression, maybe meron pong mga terribleng pangyayari sa iyong buhay, or terribleng nangyayari sa buhay ng inyong mga minamahal. Sino po dito yung gustong humingi sa Diyos, kay Jesus, ng tulong na, Lord, tulungan niyo po ako na manampalataya sa inyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na manalig po sa inyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na manalig sa inyo na nandyan po kayo sa panahon po ng aking problema at pagsubok. Kung yan po ang iyong nais, pwede po bang ipakita yan sa pagtaas ninyong kanang kamay?
Mga kaibigan, tutulungan po tayo ng Diyos sa panahon po na ating pagsubok sa buhay. Kaya mga kaibigan, sinasabi dito, may pag-asa para sa iyo. Ang diablo ay ang dapat sisihin, huwag po ang Diyos. May pag-asa para sa iyo, magpalungkot ang kanyang gawain. May pag-asa para sa iyo, magligtas si Jesus, sumaatin. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, karapatan mong pumili, biniling muli ni Kristo. Kaya piliin po natin sa buhay si Kristo. May pag-asa para sa iyo, kaya sa laro ng buhay ay huwag kang magpapatalo. May pag-asa para sa iyo, biyaya at pag-ibig ng Diyos, huwag hayaang mapaso dahil may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Si Kristo ay kasama mo sa inyong pasakit. Hindi ka po nag-iisa. May pag-asa para sa iyo sa panahon ang kalungkutan ay sumapit. May pag-asa para sa iyo sa kanyang kaginhawaan, ikaw ay kumapit. Oo, may pag-asa kay Kristo para sa iyo, mga kaibigan. Huwag niyo po kaligtaan na si Jesus po, dahil po sa kanyang pagmamahal, siya po ay namatay para iligtas ikaw at ako. Kaya po sa panahon po ng pagsubok natin sa buhay, huwag po natin sisihin ang Diyos. Kasi nga po alam po natin na si Satanas, yun po yung responsable sa ating mga trials po sa buhay, mga pagdurusa. Ano po yung ating gagawin sa panahon po ng pagsubok sa buhay? Tayo lang po ay manalig sa Panginoon. Kasi nga po, mahal na mahal po tayo ng Panginoon at hindi po tayo nag-iisa. Para po sa pagtatapos, tayo po ay tumayo. At bago ko po makalimutan, yung topic po natin bukas ay The Omega Mystery, Revelation Secret to Personal Power. Now, pwede po kayo mag-invite ng friends. At see you tomorrow night. Manalangin po tayo. Let's pray. Ama naming banal na nasa langit, Lord, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Dahil kung hindi po namatay si Jesus sa cross, wala po talaga kami choice sa aming buhay kundi po mamatay sa kasalanan. Pero po maraming salamat dahil ngayon, si Jesus po ay nangungusap sa aming puso na piliin po namin siya sa aming buhay. Nawa po Panginoon ay pipiliin po namin si Jesus sa aming buhay at nawa po Panginoon na sa panahon po ng pagsubok sa aming buhay, yung problema o pagdurusa, tulungan niyo po kami na manampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, sa aming pong pag-uwi, nawa po ingatan niyo po kami at dalhin niyo ulit kami bukas para naman sa pag-aral ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Huwag po natin kaligtaan bukas, The Omega Mystery, Revelation Secret to Personal Power. Good evening po sa ating lahat.